Puro rehas. Para kaming nakakulong. 10 oras, araw-araw, tapos lalabasin lang para magpahinga. Tapos babalik. Kaiban lang namin sa preso eh. Nakakauwi pa kami. Mabuti pa nga yung mga preso. May libreng pagkain sa kamatutulugan. May sala, pero may benepisyo. 2 palapag yung pabrika. May maliit na lagusan para sa 300 na manggagawa. Sa likod yung malalaking gate papuntang garahe para sa sangkaterbang tsinelas na ginagawa araw-araw. Doon ako sa second floor. Kasama ko yung mga tagahalo. Stick lang gamit ko minsan. Tagal na kasing nasira yung mixer. Hindi na pinalitan ni Sir Cheng. Harap ko lagi mga chemical. Pampatibay, pampalambot, pampatagal. Tapos, pupuliduhin, babalutin. May design pa. Nakakatawa, no? Buti pa yung tsinelas, inaalagaan. Yung mga tao, galos sa kamay. Kaliyo sa paa, may pilat minsan, natatalsikan. Lumuluwa mga mata. Sugat, kung saan-saan. Tapos, pinapagod, pinupuyat, pinupunterya, biro mo. Wala kaming guwantes ha, walang electric fan. Init nun. Minsan, nirereklamo pa ng mga kasama ko na unti yung sahod nila. Kulang daw. Kung minsan, yung kakulangan sa gamit. Bukas, wala na sila. Sa sante na. Parang si Kaloy. Malakas loob nun. Daming sinasabi. Nakasama na kasi dati sa Union. Mga ibagsakang kumpanya, makataong trabaho, puniti ng kontratang tapang. Ayun. Ilang araw lang siya sa delivery. Pinaalis na. Sa amin na gusto lang naman makapaganap buhay. Buti pa atang hindi magreklamo. Nashindak ang mga Morning Glory sa isang pak na jujunog na jumatak sa isang jubabrika ng mga chipaz at mga copycat na Havanas at banana peel sa Kumaloocan. Nakakaloka. Hindi ba't jumigit jumulang 200 ng Workers of the World Unite ang najombag ng award na jujunog na hinihinalang jumagal ng 5 auroras? Pwede bang hindi na lang ito ay reklamo? Alalang alala ko, simula ang sunog sa first floor. Iipit lahat ng tao kasi tabunan na yung maliit na lagusan. Nakalak pa yung malalaking gate. Tumakbo lahat sa taas. May rehas at yung bintana. Alam ko kasi yung pagkalampag lang naririnig ko. Pati mga sumisigaw na saklolo. Nakakatakot marinig. Pero mas nakakatakot nung tumatahimik sila. Buong perso kung binaklas yung isang marupok na kadena para sumalpok ako sa mga sako sa baba at mga takas na. Pero ikaw? Oo, naalala kita. Yung may parlor sa kabilang kanto, lagi kang tumatambay sa tindahan. Kumakain ng siopaw tsaka nakatingin sa second floor namin. Parang may gusto kang makita. Naalala mo ba? Of course, naaalala kita. Lahat ng lalaki dyan sa pabrika, wapakilos ako. Maliban sa'yo. Naalala mo ba, ha? Minsan, sa tindahan ni Aling Simang, di ba bumili ka ng sparkle, tapos ako, palood ako. Kwentuhan tayo noon. Doon ko nalaman na taga Marilao Cats, kinailangan mong lumipat dito para magtrabaho. Brusko ka, ha? Pero puro kasugat. Well, astringent lang katapat niyan. Saka ano, Avon BB Cream, Revlon Highlights, MAC the Blood Red Lipstick, tapos pakak na Chalk White Funda from Everbilena, tapos onting Nicho Du Pencil Black Eyeliner. Siyempre, charot lang, ano ba, no? Pirata lahat ng mukap ko. Di naman ako away na rich kid bitch. Napadaan nga lang ako sa sunog nung umagang yun eh. Windang ako, te. Ang aga naman ang nag-iisaw, sabi ko. So, nung pagtingin ko nga, andun ka na.
kasalampak, nagwawala, hindi mapakali. Mandusay ka na lang sa pagod ng sarili mong pagsaklolo. Marag to the bones. Nagpatulong ako sa mga boy tsaka sa ilang mga mamang padyak para dalhin ka sa bahay ko. Pasensya na, hindi kagandahan. Alam mo kung malaya lang ako, dinala na kita sa bahay namin sa may taytay. Sige na, okay, fine. Sige, medyo rich kid bitch nga ako. Pero sumpa. Sumpa yung tumira doon. Kung di bugbog, eh katawan mo yung jumbuggers ka ng verbal abuse. Bakla! Demonyo! Baboy mo, hindi ka nalaya! Hindi uso yung bantay bata 163. Kailangan jiisin. Jiisin hanggang whiz ka ng shaket. Whiz ng shaket. Jiisin mo lang. Maraming kulungan para sa akin. Banyo, kwarto, sa kusina, sa aparador. Apat na oras akong kinulong noon sa aparador. Bakla! Demonyo! Baboy mo, hindi ka nalaya! Gusto kong sunugin yung aparador. Sa galit, sa kasalungkot. Liliwiban ko yung sarili ko tapos masusunog yung aparador. Masusunog yung bahay, masusunog kaming lahat. Hindi ko rin nagawang sunugin. Ang nasunog lang, alam mo, yung loob ko. Hindi rin nagtagal lumayas ako. Hanggang sa dito ako napadpad. Ang funny ng coming out, no? Anong kayong use ng coming out kung paglabas mo may closet pa rin, no? Maraming limitasyon ng pagkakaroon ng pride. Pero pag nagbibinakla ka, yun lang yung kaya mong panghawakan, eh. Hanggang sa may makilala kang kapwa mo at kasalo mo sa pride. Pagkakaroon ng kasama. Mas nakaka-proud, di ba? Di ba? You're gonna earn profound! Paano kaya kung masikaloy, yung mga punitin, yung mga ibagsak, mga lumaban? Sa tingin mo ba may iba pang paraan? Nakakatakot nga lang sikaloy. Higante nun eh. Hindig lalaki, sinamahan mo pa ng boses na hebigat na palaban. Isa lang lagi ang solusyon para sa kanya. At yun daw, magiging solusyon para mapalaya ang bayan. Para makalabas na sa kahirapan. Paano kaya kung lahat ng lalaki subukang maging bakla? Baka lang naman, di ba? Baka naman pwedeng hindi laging galit. Naguhumindek, macho-macho effect. At paano kung hindi tayo matakot sa ganon? Paano kung lumaban tayo ng walang requirement na dapat pamin ka? Imaginin mo yun. Kaloy bilang baklang mandirigma. May sariling lugar sa gihira. Alam mo kung may ganun lang, matagal na akong lumabas at nakisama sa digmaan. Masakit. Sorry, kukuha pa ako ng bulak. Kailangan pa ng bulak. Yung nangyari kanina. Ang alin? Yung umiyak ka sa sakit? Nang hina ka? Hinalikan kita. Sa kamay. Ilang pasasalamat. Bakla, you're welcome, arte mo. Tapos, pero aaminin ko, kinilig ako. Wala kasing nakakaalam na ano ko eh. Ano? Ba't mo sabihin? Bakla? Bogang bakla. Demonyo? Demonyo sa ganda. Baboy mo. Ako si Peppa Pig. Bakit di ka na nahiya? At bakit ako mahihiya? Loko. Hindi na ako babalik sa pabrika. Hindi na ako babalik sa bahay namin. Lumabas na lang tayo. Lalabas na lang? Saan? At saan tayo pupunta? Ayaw mo na sa factory. Ayaw ko na sa bahay. Ano pang mapupuntahan natin? Ewan.
Basta, wait dito. Iwan mo lahat dito. Ganun na ba kadali yun? Kahit naman yan sila, you know, yan. Yung mga tao sa dilim. Kanina pa sila nakasilip. Nasa kloseta yung mga yan. Darating ang araw, sabay-sabay silang lalabas. Yung totoong pag-out, kasi hindi naman talaga basta maglalantad eh. May madugong proseso. Idugo. May pawis, may luha. Iiyak ka, tatawa. Sabay yung lukot, pati saya. Parang pinanganak ka ulit, ganun. Sunugay ng aparador! Lumabas ka na! Magpalabas ka na! Charot! Uy, hindi charot. Seryoso. Sa totoo lang, matagal na akong kasama sa digmaan. Gusto kitang kasama. Ako rin.